So welcome back sa BJames TV. Today's vlog na ka-video ay mag-unbox tayo ng Pandora eSports na portable. Kasi yung mga gamit natin before is pang business. Actually, pwede naman ito. Pwede rin itong i-apply sa business. Kung gustuhin nyo or maliskarte kayo, pwede natin gawin yun. By the way mga ka-vlog, bago natin simulan, baka pwede pa-subscribe naman. BJames TV. At hit mo yung notification bell para pag nag-upload ako yung videos or tech tips videos ay malatak na kayo. Okay, simulan natin ang pag-unbox ng Pandora eSports. Meron siyang VGA cable, USB extension, HDMI cable, manual, power supply na 12 volts 3A, and extra buttons, and yung analog niya. Check natin yung unit. Ito yung actual unit niya. Ito yung kasama sa mismong Pandora arcade natin. Before ko napunta siguro yung vlog ko, unang vlog ko ng Pandora, 28S, siguro 1 year ago. So ito gumawa tayo ng video na Pandora eSports naman. So ito yung latest model, latest hardware, tsaka output compared sa mga Pandoras na nakikita nyo sa marketplaces and online. So ito kasi meron siyang kakaibang specs compared sa ibang Pandora arcade na ito. Ilalagay natin yung analog niya para makita rin ako sa setup. Actually, ito mga kabilog, sticker pa lang ito. Ang main design kasi ito mga kabilog is Dragon Ball design. Meron siyang sticker na Dragon Ball. So, lagyan na natin itong analog. Specs ito mga kabilog, ilalagay ko na lang sa description sa baba at dito sa videos na ito kung ano yung magiging specs ng Pandora eSports natin. And setup na rin natin ito kung paano maganahin at pakita sa inyo na working yung Pandora na nabili natin from China pa. Kung gusto nyo magabili sa akin, message lang sa page ko, Gigabit Tech or sa BJames TV. Alright, so simulan natin. Ito yung power supply. Kailangan lang natin i-setup yung power supply nito. Ang saksakan kasi nito mga kabilog ay nasa ikon. Meron siya switch on and off. Saksakan ng power supply 12 volts. VGA at HDMI, dalawa yung output, pwede mo nga ng dual monitor to eh. Kung gusto mo kung marunong ka ng dual monitor. And meron siyang sound volume, adjacent. And then yung TF card niya, sabihin yung SD card, dyan nakasig lahat ng mga games. Then USB port, kung gusto mo magdagdag ng 3 player or 4 player, pwede mo magdagdagan. So ganito lang yun, nasaksak niyo yung power supply, and yung power cord niya. Sunod, gagamit tayo ng HDMI cable kasi yung TV natin is HDMI out input na and hindi tayo gagamit ng VGA cable. Pwede din yung magamit sa future, tabi nyo lang muna. Saka itong mga extra buttons kung may masira, pwede nyo gamitin. Para doon sa mga masira ang buttons. So HDMI, sasaltak na natin. Ang HDMI naman, mahaba siya. Kung malayo yung TV mo, pwede mo siyang i-plug. Kaya tinawag kong portable, kahit saan udalin, makikisaksak ka ng TV, pwedeng-pwede ito. Saksak mo yung HDMI dito sa likod, at sa kabila naman ay ang TV. Dahil wala tayong TV, kuha muna tayong TV at isa-set up natin ito ngayon. By the way mga kabilog, pag-usapan muna natin kung ano yung laman ng game. Compare sa ibang Pandora games kasi mga kabilog. Itong mga games na kasama natin dito is may kasamang 3D. So ibig sabihin may halo-halong emulated na console like PS1, PSP, Nintendo GameCube, Nintendo 64, at marami pang iba na 3D games. So sa iba kasing Pandora, wala yun. Like example nito, Tekken 6, God of War, mga 3D games na wala doon sa ibang Pandora. Ito nyo lang makikita. Kasi mas marami siyang emulated na console na 3D. Pero sa mga ibang Pandora build na medyo mas mura nga ng konti, kaso luma lahat ng games. Kumbaga medyo walang dagdag, kumbaga classic lang talaga.
Ito pa rin, classic pa rin, pero mayroon mga year 2000 games like yung PSP, Nintendo 64, PS1. Yung mga ganun, ito yung pinag-iba nito sa ibang Pandora. And pagdating sa output, meron siyang 1080p resolution. Pag i-compare mo sa ibang Pandora, sa iba kasi 720p lang. And then dito kasi sa output natin, meron siyang 1080p. So kung 1080p yung TV mo, dapat 1080p rin yung display nito. So pag pinay mo kasi siya sa ibang TV na hindi siya 1080p, hindi siya gagana. Pwede namang pagganahin kung VGA kung hindi gumagana sa HDMI kasi kailangan 1080p rin yung TV mo. Set up muna natin to at matesting natin. So, ayun mga kabilog, naka-setup na, plug and play lang, nakasaksak mo lang yung HDMI at power supply. So, ganun to lang yung tsura niya, portable use siya or home use kung ano yung magiging tsura no, natin. By the way, tagal natin yung sticker ito kung ano yung tsura. May plastic pa ito sa ibang roll. So ayun mga kabilog, ito yung mismong design ng arcade portable Pandora natin. Bagong ball design. And then, pagka free play, meron siyang load state at save state. Ayan. Nagkasama rin siyang speaker sa ilalim. Ayan yung speaker niya. Pwede mong volume siya. So may volume na naman dito eh. Patay mo na lang yung volume dyan. So ayun mga kabilog, ito yung sinasabi ko sa inyo. Pag-open nyo pala ng games, nakahiwalay na yung 3D tsaka 2D games. Sa 3D games, meron tayong 305 3D games. Example na lang natin kung God of War. Dito lang meron yan sa Pandora na po compared sa mga nakikita nyo sa Shopee na Pandora. Datong games na po, Pandora, God of War, Tomb Raider 2, ayan, PlayStation version yan. Itong Naomi, Type of Valor, Rumble Fish, Naomi version siya na emulated console. So, they bought into na lahat, Nintendo 64, Tony Hawk, Pro Skater 2. Pwede yung mga 3D games, so sa dami ng 3D games dito, meron yung wrestling yan. So, Castlevania, makikita yung graphics na napaka-smooth. Example na lang itong Tekken 6. Play natin sa ano, dito sa TV na to. 1080p yung resolution na to. Dito sa advantage ng Tekken 6 na tumakabi, pwede siya mag 2 player. May pressing press start button ng player 2. So hindi nyo lang bumasok. So papasok ko hanggang makapili na player. So pili tayo ng character. Medyo may kalabuan na yung TV kasi ano, tumpang yung TV ko eh. So, sa around 10 years na ata to. So TCL yung gamit ko before. So matagal na sa amin. Ayan. So makikita nyo naman ang resolution mga kabilog. Sa 1080p, napakalina mong Tekken 6. Saka sa button mga kabilog, left punch, right punch, left kick dapat to, tsaka right kick. So boxer kasi si Steve. So wala siyang kick, so accurate yung buttons niya kung ano yung setup nung game. Kasi namamapping yung buttons nito. Kung napanood niyo ko ng vlog ko na Pandora Esports. So sa player 12, gumagana pa kita ko nito. Yan. Left punch, right punch, left kick, left kick. Nakasmooth, napaka-smooth niya. Compared sa Pandora EX2, medyo may pagka-delay, pagka tumatagal. Kaya dito sa eSports, wala siyang problema at nakakasok. So kung mag-exit ka ng game, pinutin mo lang itong pause. So nakikita nyo yung yellow button na yan, tapos down mo lang. So babalik siya mismo sa hobby no. By the way mga kabilog, yung favorites nito, pagka nag-favorites ka, by pressing C, yan. Nawala yung star, ibig sabihin na wala sa favorites. Pagka pinindot mo yung C, babalik yung star, nandun na siya sa favorites.
Pag sinilink na natin sa favorites, ayan, makikita mo yung games na favorites. So applicable lang ito mga kabilog sa 3-play version ha. Pagdating sa coin version, hindi gumagana yung favorites. And yung isa pa, hindi rin gumagana yung seam stick tsaka load stick sa coin operated sa 3-play version lang siya. So 3-play version tayo, example ito, nasa bahay lang tayo, personal natin ito. 3-play version, pwede ka mag-save ng game mo. Example tayo, ito Killer Instinct, game ng Nintendo 64. So tayo yung hanapin sa ibang Pandora yan, wala yan. Kumbaga, dito sa Pandora Esports meron itong mga games na ito. Kasi emulated lang siya sa hardware na ito na mas mataas sa iba. Meron siyang 8-core. Kaya mas mataas kaya nila yung ibang mga game. Ngayon, try natin mag-save state muna. Ayan, meron siyang save state. Pero wala lang yung may access ng function na to. So, down mo lang, punta ka save state. Ito eh. So, ayan, na-save na siya. So, namatay siya, diba? Kung gusto mo bumalik dun sa kanina, load state, balik mo lang ulit dun. Press mo yung pause. Load state. Ayan, so bumalik siya dun sa umbisa ng sinib yung game. So, ganun magpa-function yung save state. Para naman kung mag-save ka ulit. So, try natin. Save natin. Try natin namatay. So, namatay, diba? Load state. Ayan. So, sa saving naman mga kabilog, one slot lang siya. Ano yung ma-save mo before, papatong lang yung bago mong save. Hindi siya gagawa ng another slot 2, slot 3. So isang save lang siya. Ngayon exit tayo. So ganun mag-function yung save ng Pandora Esports. So compare sa ibang mga Pandora, walang save stick. So itong Pandora na ito, meron itong mga save stick kung may mga personal game ka. Ito, naghanap ito Marvel vs. Capcom 2. Mapakasmooth yung gameplay na yun. NBA 2006 PSP version. So sa ibang Pandora, hindi gumagana yung analog. Pero dito, dahil namamapin yung buttons ito tsaka controller, gumagana yung analog ito. So pwede mo laro yung NBA na yan. Compare sa ibang Pandora, like yung EX2, kailangan pa ng Xbox 360 controller para gumana yung controller. Ito, isa rin sa magandang game, Toy Story 2. So, napakaraming games dito sa Pandora Esports na 3D305. At isa pa palang advantage ito mga kabilog. Ilan lang yung may duplicate. Nasa 8,000 something na yung games ito compared sa mga masyadong mataas. Nasa 18,000, 26,000. Ang difference na kasi yung mga kabilog, duplicate kasi yung games kaya madami. Baga, binubootleg niya, ibig sabihin, inuulit lang niya yung games. Dito kasi, pagdating pa lang sa 3D, wala kang masyadong makihinta na-duplicate yung games, kumbaga pare-parehas. Dito, merong Naruto. Hindi mo makikita na multiplayer or paulit-ulit yung game. Maaari siguro dito sa 2D games, check natin sa 2D games. Naiilan, pero bihira. Compared sa mga ibang Pandora. May mga bootleg na paulit-ulit yung games. So dito yan, yung 2D games natin, ito yung mga classic na 80s, 90s games yan, ang ganda lahat. Meron naman siya 7,850. So lumalabas na 8,100 sa atin yung games natin dito sa Pandora Esports. And dito sa 3D, halong-halong console ito. Dreamcast, Sony, PSP, PlayStation, ayan, so Nintendo 64. Marami. So yung game list siguro ilalagay ito na sa baba para ma-check nyo yung mga games. Ito meron mga Zelda o. Nintendo 64. So, Rockman. Ang ganda rin ng games na ito, Rockman. So, NFL, NBA. Ayan. NFL meron din. So sa dami ng games mga kabilog, hindi mo basta magsasawaan itong Pandora Sports Resort. Kung interested ka, meron tayong Aiden ng stocks, Dragon Ball Design, message nyo ako kung gusto nyo mag-update.
sa akin ang ito, Pandora, for home use and portable. So ito wala itong coil slot na kabiloga, kung nyo kahanapan na may coil slot. So ginagamit na ito pang bahay or personal use. Kung gusto nyo may coil slot, meron tayong unit na may coil slot na yung mga binibenta natin na kasama ng TV. Meron tayong search, pwede mo research yung game kung anong whiskey game na gusto mo search. Download naman, wala kasi tayong wifi dito. Isa pang advantage ito, pwede ka rin mag-download ng games dito. Kailangan mo lang pindutin yung settings sa likod, yung settings button dito sa likod. Kaya pinindot ko. So, punta ka lang dito sa network. Network. And dito makikita mo yung mga wifi na, yan, available. So, punta ka lang dito sa wifi, tapak mo lang, punta ka dito sa game store. So, dito sa game store, nandyan lahat ng games na gusto mo pwede i-download. Basta as long as nandun sa game store, pwede mo siya i-download, basta may internet ka. Then magka-download muna, punta ka sa save and exit, and punta ka sa download. Diyan talabas yung download games na na-i-download mo. So tayo pa isang game, so Tekken 6, para makita nyo rin yung smoothness nito tsaka gameplay. Get ready for the next match. Round one. Fight. You win. Get ready for the next match. Rounds one. Siguro ganito lang itong video sa to at hindi ko na papatagalin. So pinakita ko naman sa inyo kung paano i-unbox itong Pandora Esports at ano yung mga laman na games na pwede mong malalaro dito at wala rin sa ibang Pandora. Magkakabili ka ng Pandora sa akin, message na ako sa Gigabit Tech or sa Games TV. Kung meron kang mga tanong, comment na lang sa comment section. Try natin sagutin yung mga tanong mo about dito sa Pandora Esports. At syempre, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe mo na DJames TV at hit mo yung notification bell para pag nag-upload ako ng itong videos or tactics videos ay matatagay. Alright? Kita-kits na lang sa next videos natin. Bye-bye!